Kumusta mga kaibigan? Montero driver versus ang mga security guard. Ito ay nangyari kamakailan lamang. Kung hindi ako nagkakamali ay sa isang mall sa Star Mall Alabang ito nangyari. Ito ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Panoorin natin ang mga naganap na mga eksena sa bidyong ito. Montero driver versus mga security guard. Sa bidyong ito ay makikita natin na nakatutok ang server's firearm ng mga security guard at pinaputukan ng isang guard sa bandang gulong ang sasakyan. Pero mukhang hindi naman tumama o hindi naman tinamaan. At makikita nyo rin sa bandang unahan na may nakatumbang motor. Hindi natin alam kung nabangga ng Montero o inilagay ng mga guard as pangharang para hindi makalis ang Montero. Dito patuloy pa din sa pagmamaniobra ng driver hanggang sa siya ay makalis. At dito hinabol pa siya ng mga SG, ngunit tuluyang nakalayo. Kaibigan, ang mga eksenang naganap sa bidyong ito ay hindi natin alam ang punot dulo ng panunutok o ang dahilan bakit humantong sa ganong sitwasyon. Dito ay maitatanong natin sa ating sarili, bakit ano kaya ang nangyari? Well, dito pwedeng makapag-isip tayo ng mga dahilan. For example, number 1. Siguro may nagawang kasalanan yung sa Montero driver. Number 2. Gaano ba kalaki ang nagawang kasalanan at bakit tinutukan at pinaputukan ang sasakyan? Number 3. Baka naman natakot ang nasa Montero driver dahil nakatutok sa kanya ang baril ng mga SG. Kaya siya napilitang tumakas. So yung mga ganong dahilan, pwede nating maisip na pwedeng mangyari yun. Kaya ganon ang naging reaksyon ng driver ng Montero at ganon din ang naging reaksyon ng mga security guard. May mabigat na kasalanan kaya humantong sa panunutok. Kaya naman tumakas yung driver kasi natakot. Mga ganong sitwasyon. Well, mga kaibigan, ikaw ano ang naiisip mo na dahilan? Bakit humantong sa ganong sitwasyon? At pasalamat na din tayo na walang may nangyari na masama doon sa bawat panig. So, pasalamat tayo doon. Sa mga kaibigang SG naman natin ay maganda rin naman at napanatili natin ang tinatawag na Protect Lives and Property. To uphold the principles, maka-Diyos, makabayan at makatao at makakalikasan. So wala namang nasaktan sa bawat panig, so saludo pa rin tayo doon sa mga SG tungo sa kaayusan at kapayapaan. So ayun lang, hanggang dito na lang, comment lang tayo sa ibaba. Ingat tayo palagi, salamat at God bless.